Yay! Lâu rồi nó. Đi đi nè luôn. Hello guys, welcome back to our vlog, our house update. Ito na yung ano namin, yung bahay kubo, ilipat na dun sa likod para makapag-start ng pumasok yung backhoe kasi i-level namin dito sa space na to yung ground para hindi na siya parang bundok. So, kailangan talagang i-level yung ground. And then maghuhukay para doon ilalagay yung septic tank dito sa baba and then doon sa middle, yun yung swimming pool. So, at para ma-close na rin namin yung fence namin kasi hindi namin ma-close-close pa dahil nga sa kailangan pa namin i-level yung lupa. Tapos, pwede nang maklose yung fence. Ayan guys, kung makikita nyo, siguro mga 24 na tao to, mga kapitbahay namin dun sa Cebu, yung nagtulong-tulong para malipat tong payag namin, I mean yung bahay kubo, ni tatay, dun sa baba. Kung makikita nyo naman, meron naman silang parang bamboo, kawayan na ginamit dun sa baba, para mahila, para hindi mawasak yung payag. Ayan, guys. Ayan na. So, nagkakagulo na sila dyan. Kailangan lang nilang mag-sink in para hindi naman mawasak yung payag. Ano? Ayan, panoorin natin, guys. Ayan, so kailangan natin yung fast forward kasi ang gulo-gulo nila. Di sila magkakaintindihan kung saan sila pupunta. Ayan, naging comedy na talaga sila. So, yeah, panoorin pa natin guys. So dito naman tayo, yung update naman dito sa ilalim, pinukuha na nila yung mga kahoy na ginamit para framing doon sa ating mga haligi kasi ang lalaki ng mga haligi sa ilalim. So kailangan talaga maraming support. So ngayon naman, yung ibang mga tao, kinukuha na yung mga kahoy. Tapos doon sa taas, andun si Foreman. Tinatapos yung mga plastering ng mga haligi. Thank you.
is nag-i-install na nila yung amikisame. Ayan yung mga metal furring. Metal furring ba tawag dyan? Ayan, na-install na nila dun sa my living room. Yung metal furring ba tawag dyan? Please correct me. Sa inbox. Diyan sa baba, mag-comment kayo kung metal furring ba tawag dyan or... hindi ko alam, nakalimutan ko na. Basta yan yun. So, medyo high ceiling siya, guys. 12 feet yung high. Yan. Diyan banda. Ngayon, parang papunta na sila dun sa my dining area. So, hopefully matatapos agad nila yan. 2 to 3 more weeks. Para matapos yung lahat. Yan, pinuputol nila. Andito naman tayo ngayon sa master's bedroom. Ayan, napakaganda ng view, no? Kahit pagbukas mo dyan sa umaga, ayan na, good morning na agad. Magkape-kape, sarap magkape-kape dyan. Oho, daming coconuts. Ayan. Kitang-kita mo yung dagat. Napakaganda ng araw ngayon. Doon. Nakakawala ng problema kahit na napakarami ng gastos. Laban pa rin, guys. Laban lang ng laban. Ayan, kung makikita nyo yung parang orange dun sa may kisa, yun yung parang sa wiring. Yung lalagay yung mga wiring ng electrical. Ayan. O, yung payag, andun na sa baba. Nalipat na rin sa wak. Ayan. Yun yung pangkisame. Yan si Foreman dyan. Nag-drill. Ayan. So far, okay naman sila dyan. Awa ng drill. Sana everything will be okay. Ayan. Andun si Digong natutulog. Yung aso nila doon. Ayan, dito naman, tapos na sila mag, at tinatapos pa lang nilang mag-plastering sa labas. Tapos gagawin yung plastering din ng mga poste. And guys, thank you for watching for this week. Ang ginagawa nila is ceiling lang. And yung sa railing namin dyan sa taas, sa balcony, nagsa-start na rin sila. So, abangan nyo yun. Yung railing, yung ceiling, at saka yung backhoe, yung gagawin nila next week. Abangan nyo po yung next video namin. Thank you po for watching. Thank you po for watching. At abangan pa yung mga house updates namin. Have a nice day, everybody. God bless.